Sa talinga, hindi naman sa hindi ako matalino, pero mas matalino siya ang kote sa akin. Hindi ko rin sinasabing duwag ako, pero yung tapang niya, may amok na mas grabe pa kaysa sa akin. Ibang klase. Alis na, gets ko na ang sinasabi mo. Saka mas malaki ako sa kanya. Proud ka talaga dun, ha? Sige na, kain na. Wow, balita akong Wesley na yun. Matalino raw talaga siya. Graduate raw yung sa Police Academy ng mataas ang grades at nakatanggap pa ng award galing sa Prime Minister. Nakausap ko siya dati. At magaling talaga sa magsalita. Baka batalin niya tayo pag hindi tayo nag-focus pa niya. Ano ka ba? Hindi healthy sa atin ang masunog na pagkain. Eh, Mr. Choi, ano ba mangyayari kung hindi ko siya makakasunod? Eh, dinagot ka. Mananagot ka, eh, Chief. Este, mananagot ka pala sa buong bansa pag nagkataon. Bakit? Sa ngayon ba, hindi ka confident? Hindi naman sa hindi ako confident. Mr. Choi, may gusto akong itanong sa inyo. Uy, Raquel! Ano meron? Heto, lalong tumatanda. Sa kaso ni Steven Yu, meron 7,000 pages. Ang sabi ni Chief, i-double-check ko raw kaya. Ang suma total, 14,000 pages. Lahat yan, pinotocopy ko, binutasan at in-staple ko pa. Kaya tumanda tuloy ako. Ano naman niya? Ang ganda kaya dinala namin. Ilang araw na nung nagsimula sila mamulaklak. Seryoso? Kahit bulaklak, hindi ko makita dahil sa Steven Yung ngayon. Ako na lang hindi nakakakita ng tagsibol. Kaya ilang araw pa naman ang tagsibol. Eh ano naman ngayon? Kailan pa ako makapapunta eh? Hindi nga mabas, bumasa ng mga trabaho ko. Pasok! Nandito ba si Prosecutor Jun? Interrogation ako ngayon. Ako si Wesley Han. I see, Mr. Wesley Han. Naghintay na lang muna kay Ron. Dun. Girls, meron ba kayo pa mo dyan? Wala akong dala ngayon. Ay, ang gagawin ko! Sa wakas dumating na. Dumating na ang tagsibol niya. Hi, welcome to ako. Hindi pa naman ang unang tinatawag ko sa lahat ng reporters kasi may nakaraan tayo. Wow, salamat eh. Sinagagal ako na rin ako. Hindi ko nagdali. Anong gusto mong inyo? Isang baso ng cola. Lagyan mo na rin ng ice, ha? Okay. Unusual na may tinatawan yung nagsasakdal. Ano bang papel mo? Kilala mo si Prosecutor John ba? Alam ko namang bagito lang siya kaya sobrang bagay niya. Digas pa ng ulo. Naninindigan at nag-iingat lang siya. Ang ebidensya, matutungisan at mawawala kung patuloy na makikinig si Jordan sa suspect at hahayaan niya manahimik ang news. Kapil mo na ba ngayon bilang kinagawa ng i-chismising prosecutor? Kung makalaya yung sila rin, anong mararamdaman ng mga nauliwa? Kaya nandito ako bilang kinagawa nila para makasuha na ang salari na yun. Pwede ba, Mr. Walter? Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sa ebidensyang hawak ni Jordan ngayon, wala siyang pag-asang manalo sa kaso. Sigurado ako